Governor, mula pong nagbukas ang Boracay noong October 1, kamusta na po ang pagdating ng mga turista dito po sa Boracay? Una sa lahat, Secretary, maraming salamat sa paggawa mo ng programa dito sa isla ng Boracay. Kailangan namin to para maabot sa mga ating mga kababayan na bukas na ang Boracay. As of October 1, 35 tourists ang dumating. October 2, 47. October 3, 53. Makonti-konting umaakyat na yung numero ng mga turista natin, Secretary. But ito naman ay expected natin kasi ang mga tao ngayon ay medyo nahihirapan pang pumunta dito. May konting takot pa. Pero sa tingin namin, in the next few weeks or in the next few months, ang mga turista sa Boracay ay babalik. Kasi sa nakikita niya ngayon, ang ganda-ganda ng Boracay. Bumalik sa dating estado yung Boracay in the 1980s, 1990s, ng ganda ng beach. At isa sa lahat, safe na safe ang Boracay. Kasi hanggang ngayon, COVID-free pa rin ang island ng Boracay. So, we're expecting more tourists in the next few weeks and months, Secretary. Oh, pero Governor, meron ba kayong hakbang na ginawa para mas mainganyo pa ang ating mga kababayan na bumisita muli sa world's best beach? Well, nakipagpulong tayo sa mga sektor ng turismo sa dito sa isla ng Boracay at napagkonsunduan na para ma-offset yung RT-PCR test na medyo may kamahalan ay nag-agree ang mga tour operators at saka tourist establishments na magbibigay sila ng as much as 75% discount on room rates. Itong henan na to, nagbibigay na actually talaga ng 75% room rate. So kung titingnan mo, Secretary, kung 4 days, 5 nights ka dito, yung gastos mo sa RT-PCR test ay ma-offset sa discount na binibigay ng mga hotels natin dito. So yun ang isa pang ginagawa natin ay pinapakita natin sa ating mga turista na handang-handa ang probinsya ng Aklan at saka municipality ng Malay na kung in case man may mangyari na may nagkaroon ng symptoms na ang turista ang magkaroon ng kailangan natin sila i-treat, we have all the medical facilities, kompleto yung ating hospital, kompleto yung COVID response natin dito sa isla ng Boracay. Meron tayong hotline na 152 na kung sino man ang isang turista na gustong magpatingin ay ready ang ating mga medical staff. So yun ang ating ginagawa, discounted rates at the same time readiness ng ating health facilities dito sa isla ng Boracay at probinsya ng Aklan, Secretary. Thank you, Governor, and congratulations for a job well done. Mayor Bautista, hindi ba ho natatakot ang mga taga-Malay, lalo na yung mga nakatira dito sa Boracay na ang pagbalik ng turismo ay maging dahilan para kumalat yung COVID-19? Well, sa una sa lahat, Secretary, maraming salamat at dinala mo din yung programa na ito. At least para makita ng buong mundo, not only Pilipinas, na ang ganda ng Boracay. Well, sa tanong na yan, Secretary, dahil natakot ba ang mga tao dito, ito ang nangyari dito, Secretary, dahil for how many months since yung May, ay COVID-free ang Boracay. At saka yung mga tao dito, sumusunod sa ating minimum health standards. Yung nagpagbaglabas sa publiko ay nakasuot ng face mask. No? At saka yung physical distancing talagang in-implement namin dito sa Boracay. At saka yung paghugas ng mga kamay. Kaya nga, ang proof niyan is naging COVID-free kami dahil ang mga tao dito ay talaga sumusunod. Kaya nga, kahit may turista, at saka sinusunod natin yung mga minimum health protocols, talagang safe na safe ang mga tao dito, Secretary. Oo, Mayor, bago po tayo nagkaroon ng pandemya, merong mga 30,000 na manggagawa dito sa Boracay alone, no? Bukod pa po yung mga nagtatrabaho sa Katiklan at sa munisipyo ng Malay, no? Ilan na po ngayon ang mga establishments na bukas dito sa Boracay at ilan na po yung nagtatrabaho ngayong nagbukas na po ang turismo? Yet, sa nabigyan ng Department of Tourism ng Certificate of Authority to Operate mga 204 establishment, hotel accommodations, establishments. At saka yung aside naman dyan sa hotel accommodations or resorts,
ay ang opisina ko na pagbigay na ng almost 365 certificate to operate. Meaning marami na rin ang nabubukas o nag-comply no sa checklist ng tourism. At saka of course yung resource na yan, o hotels na yan, yung establishments ay unti-unti nang napabalik na kanilang mga workers. Pero hindi pa rin masyado maibigay yung mga trabaho kasi nakita naman na dito yung takbo ng turismo ngayon. So kailangan talaga maraming turista para lahat ng mga 30,000 ay makabalik naman ng Boracay, no workers. And then finally, Mr. Henry Chusoy, first and foremost, maraming salamat po for hosting us here in Henan Resorts sa Henan Regency. This is one out of six po of Henan in Boracay, no? So sa panig na po ng mga negosyante rito, hotel owners at restaurant owners, ano pong panawagan ninyo ngayon sa gobyerno at sa publiko in general? Well, thank you, Secretary. What is important to us now? Ang employment ng mga workers, mabalik ang livelihood nila. Because ngayon, ang siyadong hirap na nila ay mga resort naman, hindi makapabalik sa kanila because ang tourist medyo mahina pa. So, may request sana na kung pwede maging pilot antigen ang Boracay to make it easier for the tourists no, to come to Boracay. I mean, the antigen test should be at the airport. Na pagpunta nila before they board, mag-antigen test para it's easy. No? Hindi masyadong hassle because of PCR test, pupunta ka pa sa hospital, then you have to wait. Minsan, na-late ang result mo, hindi na valid. So kung antigen test, at least easy sa turista. Alam mo naman ang tourism is not so essential now. The more you give a hassle to them, the more people will not come. So pero kung antigen test, hoping slowly, mapabalik madaming turista para maraming workers mapabalik din ang mga resort. No, importante yung kabuhayan din eh. No? Huwag naman masyado matakot, ha? Kabuhayan ang importante ng mga workers. Mr. Chusoy, ilan po ang total number of rooms ninyo dito sa Boracay at ilan ngayon ang occupied? Well, ang room namin is around 1,600 plus ang total rooms namin sa Boracay. Today, I think ang occupied rooms is less than 20. 20 rooms lang. No? So, at sa empleyado po, ilan ang empleyado nyo dati bago mag-pandemya at ilan po ngayon? Ang empleyado namin nung una, mga 2,200 in Boracay alone. Ngayon, siguro 100 lang sila dito nakabalik because wala naman ng turista. So, at saka isang resort lang ang bukas namin ngayon. No? So, yun ang problema. Sana if it's easier for the tourists, hindi masyadong hassle ang requirement, more tourists, I believe, would come. And more employment will be given to the workers. No? Ang kawawa na sila talaga. No? Okay.